Math 2, Quarter 1, Module 1. Ito ay aralin 1, paglalarawan bilang 0 hanggang 1,000. Ang ating layunin sa araling ito ay may larawan o nailalarawan ang mga bilang 100 hanggang 1,000 gamit ang iba't ibang paraan at kagamitan sa paglalarawan. Napapangkat ang mga bilang ng isahan, sampuan at daanan. So sa araw na ito, iyong malalaman ang ating mga aralin na iyan. Ilalarawan natin ang mga bilang isa hanggang 1,000 gamit ang iba't ibang kagamitan na mayroon kayo sa iyong tahanan. Subukin muna natin. Panuto. Tambalin ang larawan at ang angkop na bilang para dito. Isulat ang letra sa sagutang papel. Okay, sa number 1, ano ang iyong sagot? Tingnan maigi. Tingnan maigi, sagutan muna ito. Number 1, number 2, number 3, number 4, at saka number 5. Okay, kung tapos nang may sulat ang sagot, tingnan natin ang iyong mga kasagutan kung tama lahat. Okay, sa number 1, ito yan siya. Mamali yung, ano, ito yan siya dito. Okay, number 2, ito yan siya. Number 3, number 4, at ang number 5. So, ayan. Tingnan mo ang iyong mga sagot kung tama. Okay, aralin 1. Paglalarawan at pagpapakilala sa mga bilang na 0 hanggang 1,000 na binibigyang diin ang bilang na 101 hanggang 1,000 gamit ang iba't ibang kagamitan. Isulat ang wastong bilang ayon sa paglalarawan. Tingnan mo yan. Ilan ito? Tingnan nga natin kung iyong masasagot ang mga ano na to. Ito, 10 langin dito. Okay, tingnan natin sa number 1. Isang sampuan at limang isahan. Sa dalawa, tatlo, 10 ito, ito, 5 lang. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, next. Tatlong sampuan at pitong isahan. Yan. Next. Limang sampuan. 1, 2, 3, 4, 5 at tatlong isahan. Yan naman, tatlong sampuan at tatlong isahan, 33. Ito naman dito, ayan, dalawang sampuan at anim na isahan. Tuklasin. Ang nanay ni Mara ay nagtitinda ng mga putas sa palengke ng Commonwealth. Araw-araw ay maaga siyang gumigising upang makarami ng benta. Sari-saring prutas ang binibenta niya. Tuwing walang pasok at kapag tapos na si Mara sa mga gawaing bahay, ay tinutulungan nito ang kanyang ina sa pagtitinda. Ano ang gawain ng nanay ni Mara? Sagutan natin. Ay, tama ka. Ang gawain ng nanay ni Mara ay pagtitinda. Pangalawa, ano-ano ang mga tinitinda niya? Ang tinitinda ng nanay ni Mara, ano-ano mga yon? Magaling, ang tinitinda ng nanay niya ay mga prutas. Pangatlong tanong, anong ugali mayroon si Mara? Katulad mo rin ba siya? Magaling, si Mara ay masipag na bata. Pang-apat, kung kayo si Mara, gagawin niyo rin ba ang ginawa ni Mara? Bakit? Upo, nararapat lamang na tumulong tayo sa ating mga magulang. Lalo na kapag walang pasok. Kasi wala namang
gagawin sa bahay, dapat tumutulong tayo sa lahat ng mga gawain sa ating tahanan. Sa palagay mo, ilang prutas kaya ang nabebenta nila sa isang araw? Paalamin natin yan. Ilan ang mga prutas na yan? So, yan ang ating gagawin. Suriin natin. Noong Sabado, ganito karami ang nabentang prutas ni Namara. Yan, tingnan mo ang larawan. Ganyang karami ang nabenta. Mangga at saka dalandan, kahel, orange. Okay, so sagutin naman natin ang tanong. Ayon sa mga larawan, ilang mangga ang nabenta ni Namara? Tingnan mo. So, ilan ang nabenta? Dito. Ito siya, mangga. Okay, tama ka. Ang nabenta nila ay 235. Ilang dalandan naman ang nabenta nila? Ito ang dalandan. Magaling! Ito ay 146. Ngayon, suriin pa natin kung paano nalaman ni Lamara ang dami ng kanilang nabentang prutas. Kung ilalarawan ang bilang, maaari nating pangkatin ito ng daanan. Ito, daanan. 100. Kay, katulad ng ginawa kanina, sampuan. Ayan. At isahan. Ayan, tulad ng ginawa ni Lamara kanina. Maaari rin naman gumamit tayo ng mga larawang kakatawan sa daanan, sampuan, o isahan upang mabuo ang bilang. Ayan. Pwede tayong gumamit ng iba pang mga kagamitan para mabuo natin ang tigwa 100, tigsasampo, at tigisa. Ano? Daanan, sampuan, at saka isahan. Pag-aralan natin kung paano ilarawan ang bilang sa ibang paraan. Gumamit tayo ng larawan, ubit o iba pang bagay na kakatawan dito sa ganito. Okay, diba? Okay, halimbawa ito. Tatlong daanan. Tatlong tigwa 100. Ayan siya. Anim naman na tigsasampo. 6. Tapos, tatlong tigisa. Kaya 363. Ito naman dito sa kaisa. Okay, 587. Limang tig. 100. Ayan, 5. Walong tig sa sampo. Ayan siya. At sa kapitong isahan. Itong isahan. Ayan, pito. Lima. Walo. Pito. Kaya ang ating sagot ay 587. Okay. Magbigay naman tayo ng isa pang halimbawa. Isulat ang angkop na bilang ayon sa larawan. Okay, number 1. Iyan siya. Ang ating sagot ay 424. Tama ka. Next. Ano ang sagot mo? Ano ang iyong sagot? Tingnan natin kung nasundan mo siya. Mabilis lang ito. Madali lang matutunan. Ayan. Very good. Next. Ito na ang sagot. O, nandyan na. 245. Next, 112. Next, 300. Malayang gawain. Panoto, subukan mong gumawin ng mga bagay na maglalarawan sa mga sumusunod na bilang. Gawin ito sa iyong quaderno. Number 1, 143. Number 2, 316. Number 3, 218. Number 4, 527. At sa number 5, 810.
Sa patnubay ng iyong magulang, magagawa mo ito. Okay, sa isip. Paano mo mapapahalagahan ang kahulugan o halaga ng bawat bilang? Magaling! Ang mga bilang ay madaling maunawaan ang halaga sa tulong ng pagsasalarawan dito. Ang bawat digit sa isang bilang ay may halaga ayon sa kinalalagyan nito. Ang bawat bilang ay may kanikanyang halaga. Isagawa. Nakapag ipon ng maraming plastic na bote ang pamilya ni Dan, inutusan ng kanyang tatay si Dan na ibenta ang mga plastic na chip sa junk shop. Tulungan mo si Dan na bilangin ang mga bote ipagbibili niya. Sulat mo sa loob ng kahon ang bilang para sa mga ito. Okay, halimbawa ito. Itong bote, tigawa 100. Ito tigsa 10. Yan, tigisahan. So, ang ating sagot ay 246. Tayahin. Okay. Try naman natin kung may natutunan tayo sa ating aralin. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Okay, number 1. Alin ang tamang larawan para sa bilang 424? A, B, C. So, anong sagot mo? Ang tamang sagot ay B. Ilang dalandan ang nasa larawan? Ayan. A, 145. B, 186. C, 146. Ating sagot ay C. Magaling! Okay, number 3. Sulat ang wastong bilang para sa larawan. Ayan. Ano ang sagot mo? Ayan. 543. Tama ka kung magkatulad ang sagot natin. Number 4. Ilan ang nasa larawan? Ilan yan? Tingnan ko kung anong yung sagot. Ating sagot ay 317. Number 5. Kumuhit ng larawang nagpapakita ng 218. Kung ang sagot mo ay 2 tigo 100, 8 tigo 10, at saka 9 na tig-isa, ang tama ang iyong sagot. Karagdagang gawain. Kumuhit ka ng mga larawan na magpapakita sa mga sumusunod na tulad ng iyong napag-aralan. 1, 440, 2, 657, 3, 178, 4, 989, at saka number 5, 397. Salamat sa panonood. Sana may natutunan ka sa ating aralin. God bless.